Ano yung ba yung invention ni ano ni Roberts kasi? Tingnan natin. The first practical paper making machine. Tapos isang case natin yung ating sinasabi kong na Lindbergh baby case na isang sensational case ng kidnapping na nagamit na isang ebidensya yung question document examination. Tingnan niyo yan ha. So i-ano ko lang highlight ko para alam niyo kung ano yung pupukusan niyo sa review. Then Scholz and Glidden typewriter, the first commercially successful typewriter. Ito si Osborne personalities, ha? The father of the science of question document in North America. Became the preeminent American pioneer in the field when he authored question document as a seminal work. Ito yung libro niya na hanggang ngayon pwede natin gamitin. Ayun ang siguro mahal yung libro na ito. Then Alfred Dreyfus, a French army officer, accused of treason through letters found attempting to sell French secrets to Germany. Pero upon examination ng sulat na yan, na nakita na hindi ito sulat ni Dreyfus. Tapos si Cadmus. Si Cadmus ay isang Grecian scholar na invent the letter text message on paper sent from individual to one another. So, Dr. Wilson Heraclius, Henry Mill, Pellegrino Torre, Samuel Scholl, ang mga personalities natin. Chupilos, thank you. Then, punta tayo naman sa history ng ink. Nakita nyo? Personal, yung pinag-usapan natin, development or personality sa QD, question document examination. Ngayon naman, sa ink. O, pag pinag-uusapan natin question document examination, daming involved. Pati yung ink na ginamit, di ba? Alam natin kung ano yung author, anong typewriter, o sa anong klaseng printer galing yun. Diba? So, principal fluid inks commonly used today, iron galutinate inks, such as the blue black popularly advertised as the permanent, and which may broadly referred to as the iron or iron based inks made from galutanic acid from the gallnut obtained from oak trees and iron sulfate both found in Asia. So yan yung ating iron galutanate ink. Then the synthetic dye ink such as frequently observed aniline blues usually marketed as no permanent. Then we have your carbon black including India and drawing or lettering inks, carbon or India ink, isa yun na. Then punta tayo sa development ng and composition of ink. So what is ink? Ink is a fluid or a viscous material or preparation of various kinds, commonly black, used in writing or printing. So some authorities consider that the earliest ink was from vegetable varnish. However, Chinese are given the credit for inventing the first ink, commonly known as the Indian ink. Then you have your carbon ink or the Indian ink, invented by the Chinese and Egyptian. Lagoon ink, nigrosine, alkaline, the invisible ink. So yung mga invisible ink, yan yung sabi ko na gagawin natin. So kung ano yung available meron sa iyo, sa inyo, pwede kayong gumamit ng urine, salted water, lemon juice, apple juice, milk. Gagawa tayo ng invisible ink. The black inks, the blue ink. So yan po yung ating ink. So you just read them para sa ating Then the development of alphabets and handwriting, diba? So from precursor to kanji Chinese around 1800 BC. Then what is iconographs? These are arranged objects and drawings on the walls of caves and big stones 200 years ago. So nakikita natin, pag nakikita mo ay arranged objects and drawings on the walls, that is iconographs.
Ideographs are simple drawings such as stick figures. So ano pag kinabibagan ng iconographs tsaka ideographs, yung isa objects in drawings, yung isa stick figures. Mag-ano lang ako ng clue word ninyo para sa pagpili. Then pictographic writing, use picture to represent things and the sound of each. This is pictographic writing. Then ideographic system, this is the method combining pictographs to represent the word for ideas. Then Egyptian hieroglyphs, the Sumerian cuneiform, the calligraphy and tachigraphy. Anong pagkinaiba ng dalawa? Yung calligraphy, sabi ng iba sa calligraphy, ano yun? Basahin mo natin. One of the class of writing that evolved, which is book hand forms, the practice of writing letters and words in decorative styles. Tandaan nyo yun, decorative styles, and letters and words so written. Yung ating tachygraphy, the practice of rapid and speed writing, an example is the stenography or shorthand writing as done in ancient and medieval times. So ano pa yung isang properties ng ating tachygraphy? One of the class of writing that evolved, which is for document hand forms. Yung isa, book hand forms. So yan, kasama na yan sa aking quiz and exam. Then the writing instrument, yung ating ano lang ngayon, naging ball pen na or fountain pen ink na, yan yung kanyang history, diba? Unang ginamit ng mga Greeks and then the Egyptian. The Greeks developed the earliest means of writing that approached pen and paper. They employed the writing stylus made of metal, bone, or ivory to practice marks upon walls, upon wax-coated tablets. Diba? Then Egyptian Prisi papyrus, one of the oldest pieces of writing on papyrus known to us today, which dates back 2000 BC. So yan po yung ating coverage. Tapos isama na natin mga kasama yung ating kinds of documents. So para medyo unti-unti na yung ating maiwan. So the kinds of documents, first is the public document. Paano natin masasabi na isang dokumento ay public document? Pag mayroong intervention ng notary, any instrument notarized by a notary public or a competent public official with solemnities required by law. So yan. Pag yung isang dokumento ay mayroong intervention or pinanotarize ito, such as a private document, at tinatawag na itong public document. Official document naman, ito yung mga document na ini-issue ng ating gobyerno at saka yung mga sangay niya. Ini-issue nila ito dahil ito yung kanilang official na trabaho. Diba? Sila talaga ang pinanggagalingan. Halimbawa, sa DFA, yung ating passport. Diba? Sa NBI, yung ating NBI clearance. Sa LTO, yung ating driver's license. Yan ay mga official document. Then, private document, ito yung ginawang dokumento ng isang private na individual na hindi na niya pinadaan sa pang reference lang. Halimbawa, kayo nang kumari mo, nang utang siya, kasi kumari mo naman, para lang hindi mo makalimutan, maaari na 5,000 yung kinuha mo, sulat natin dito tapos i-acknowledge mo, hindi na natin papanotar, kumari naman kita, di ba? So walang intervention ng notary, ito ay private document. Then commercial document, kailan naman nagiging commercial document? Any instrument executed in accordance with the Code of Commerce. Diba? Or any mercantile law containing disposition of commercial rights or obligation. Halimbawa, ano yung isang magandang halimbawa natin dyan? Yung resibo pag tayo bumibili. Para kung ano yung karapatan natin na kung damage, papakita natin yung binili natin para magkaroon tayo ng napalitan yun. Diba? So yun po yung ating kinds of document. Public, official, private, and commercial document. Diba? So, then
importance, ano gaano kahalaga ang question ng ano ang halaga ng document sa isang tao. So upon birth, you have your birth certificate, diba? Then you have your baptismal certificate sa mga Christian, diba? So ano pa, your school records when you went go to school, then you have your employment documents, records, hanggang sa ikaw ay tumanda, diba? Pag natapos na yung ano, yung andun na ka na sa retirement age mo, kailangan yung mga dokumento na yun to process your retirement, get your retirement benefits. Ngayon, namatay ka, hanggang sa mamatay ka, kailangan ng mga kamag-anak mo yung death certificate mo para ma-claim nila yung mga benefits, kung meron man, diba? So, or assistance, halimbawa sa SSS and others. Yan. So, yan po, ganyan po kahalaga yung ating question the document. Then we have the areas of question document examination. Saan tayo nag ano ba yung iba't ibang area o saan nagpo-focus ang question document examination. Una ay question document examiners. Ayan yung sabi ko na more on laboratory works. Diba? Analysis any question document and is capable of more than just question of authorship. Hindi lang ang gusto natin patunayan yung ano, kung sino yung nagsulat, ganun. Hindi lang authorship. Pwede tayong examine yung the paper used, the ink used, the age. Yung sa susunod naman yun. Ang sunod naman, historical dating. Halos ano, nag-overlap din siya ng trabaho ng ating question document examiner. Ang focus lang nito ay aging. Diba? Aging ng mga documents or the elements subject for examination, such as the paper, the ink. Diba? Sabi niya dito, historical dating, this enables the verification of age and worth of a document or object. This is sometimes done by a document examiner and can get as complicated the S-carbon 14 dating. Ba? Sabi niya dito, nakalagay worth of the document or object, halaga ng isang dokumento, halimbawa mga paintings. Ba? Hindi lang halaga in terms ng amount, importansya ng dokumento. Then we have your fraud investigators. Diba? O, ganun din. Halos overlap din sila sa ating question document examiner. Ang focus naman nila ay money trail and criminal intent. Diba? So, bakit mo ginawa yun? Ano ba yung gusto mong makuha? Diba? Oro, may gusto kang sirain. Ginawa mo yun. So, the money trail and the criminal intent. Then, paper and ink specialist. Diba? Are public or private experts who date, type, source, catalog, various type or paper watermarks, ink. Ang focus nila ay paper and ink specialist. Then, forgery specialist. These are public or private experts who analyze altered, obliterated, chains or change documents and photos using infrared lighting, example, spectrography equipment or digital enhancement techniques. Then we have your handwriting analyst. Then so focus on handwriting, then typewriting analyst. So sabi ko, sinabi ko sa ating discussion na huwag niyo sabihin, sir, hindi na siya ano, obsolete na kasi wala lang typewriting analyst. No. May mga document tayo na mahalaga na typewritten, lalo mga yung mga titulo ng lupa, ganun. Na still this is useful. But then computer crime investigation. So
yung ating computer crime investigation, sabi ko na nagbibigay alangan na sa mga trabaho ng mga iba yung nandyan. Bakit? Multitask na ang ating computers. So pwede mong infeed yung mga sulat dyan, you can enlarge, you can perform duties, other works of areas in the question document examination. But this is emerging group that relates to the QDE through some common investigative and testimonial procedures. It's probably a futile effort to rigidly demarcate and delimit the various areas of QDE, as well as there will always be overlap, evolution, and perhaps controversy. So yan po yung ating mga areas of document examination. Yan lang yung ating coverage masama-sama, and I hope you do well. Good luck sa quiz and your exam. God bless.